Please welcome Mr. and Miss Chinatown 2020 candidates. Yay! What's up? What's up? Hello po. Good morning, guys. Good morning. Grabe, pang ilang batch na to, guys? Pang-apat. Hi, good morning. Good morning. Pang-apat na sila. Ilan sila ngayon? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nagkagandahan at nagkagwapuhan. Yes. Pero ito guys, bati muna kayo sa ating Showtime Onliners. And, introduce yourself. Umpisa natin kay Camille. Hi everyone. Hello Showtime Onliners. My name is Camille Bonaventura. I'm female candidate number one and I'm from Quezon City. Hi. Sandra. Hello, good morning, Showtime Onliners. My name is Cassandra, pwede naman Cassie. 25 years old po ako, and I'm from San Juan City. Si Maxine naman. Hi everyone, I'm Maxine Kong, candidate number 6 from Davao City. Sa boys naman tayo kay Jerry. Hi, good morning mga ka-Showtime Onliners na nanonood dyan. My name is Jerry Kului, candidate number 6, also from Davao City. Kevin. Oh, Kevin, naka-mute ka? Naka-mute! Hello mga Showtime Onliners, I'm candidate number 11, Kevin T. from Makati City. Alright, ayan, kamustahan muna tayo guys. Kamusta kayo? Anong mga pinagkakaabalahan? And how are you guys adjusting to the new normal? Sige, let's start with the boys. Kevin? Yeah, so actually naka-adjust na rin ako sa new normal right now. May routine na akong sinusundan. So every morning, I do my workouts. Afterwards, nag-work ako. Tapos sa gabi, syempre Netflix, nood ng TikTok, mga ganun. Talaga yung TikTok sa gabi, no? Oo. Ano na yan, routine? Ginawa mo sa gitna. So, kailangan pagtapos lahat ng work. Hindi siya priority. Pero nakaka-good vibes naman kasi talaga yung panonood ng TikTok, di ba? Anong mga kalokohan yung nakikita mo. Sample, Kevin. Pwede hindi ng sample. Ano ka ba, transitionist? Oo, balita ko challenge din ata yan sa mismong competition. Di ba? May mga ganyan kayong challenge. Yeah. Paano man pwedeng humingi ng konting... Oo, ano ba? Ano ako sa TikTok, Kevin? Hindi ako dance. Ayun, no? Siguro si Kevin yung mga yung, alam mo yung nagmo-model? Oo. Yung mga picture-picture, no? Hindi, yung mga ano, yung mga magpakita lang na mukha pero million-million na yung mga views, mga gano'n, no? close up lang, oh. Diba? Nako, i-follow natin si Kevin para malaman natin yung mga gano'n niya sa TikTok, diba? How about si Jeric naman? I'm doing good. It's been hard. I mean, mahirap talaga because of COVID-19. Pero I'm lucky kasi I'm with my family right now here in Davao City. And I guess I get to spend more time with them. Tapos, get to learn a lot more things while spending time here sa bahay. And of course, binging movie. Kasi I like watching movies. So, more time to watch movies din ngayon. And also Netflix. Netflix and chill, ganun. Ano yung huling movie na napanood mo, Jerry? Right now, dito sa bahay. Last movie I watched was Vertigo, 1960 film. It's a classic. Oh. Ano bang mga tipuhan ng mga movies yung talagang trip mong panoorin lagi? Trip ko, classics tsaka horror. I'm a huge horror fan. Hindi ako natatakot eh. I really love horror films. Ayaw mo ng mga K-drama? Mahilig mo eh. Hindi. Hindi ako mahilig sa mga romantic or rom-com. I don't know. Pero... Kaya yung mga gugulat. Yan ang mga trip ni Jeric. Ayan. How about sa girls? Tanongin naman natin si Maxine. Well, actually, I've kind of like adjusted, but it's still kind of hard kasi like because I'm still in school, so yan, online class, the struggles, and like joining a pageant as well. So grabe ka, there's so many like stuff to do, so many like Zoom meetings, but still, it's I've kind of adjusted to it already. Ito ba yung first time mo na nag-join ng isang pageant? Like, ito yung Mr. and Miss Chinatown 2020.
I've joined already, like in school lang yung mga like, parang mga ano lang, like within school, parang interams, yan lang. So ikaw dream mo talaga na maging beauty queen o manalo sa mga ganitong pageant noon pa? It's not really like in my it's not really like a plan of mine, but it just came like out of nowhere na parang like this is something that I really like to do and like people say that I should try to do it. So ayun, nag-try na ako since last year. Mm-hmm. Kasi ako sumasali sa mga pageant sa school kasi may grade yan, di ba? Yun na lang kasi pag-asa ko yung grade. Kaya tinatsaga ako. CD pa nga yung gamit namin nilalagay dito, yun, no? Talaga ba? Oh, CD talaga. Nico, suki ka rin ang mga pageant talaga sa school. Sa school, mga intrams-intrams lang. Ikaw yung escort, yung representative. Pero yung sa mga paranggayan, so, Hindi pa. Oo, meron kasing ganyan, di ba? Sinusuyod talaga eh. Ayang yung 5-3-2. Diba? 5,000. Second. Pero magandang training ground din yan, diba? Correct. Para talagang i-pursue ang budget. Ayan. How about naman si Camille? Naka-adjust na ako. I mean, mahirap nung una. Pero ngayon, parang normal na lang siya. 7 months na yan, diba? So, ngayon, parang work ako sa morning. Tapos, sa hapon, yung mga Chinatown naman. And then, at night, yun, Netflix, TikTok, Instagram, doon na. Pero parang normal na rin siya. So, I'm just trying to live like my normal life. Kung paano yung buhay ko before. Incorporate na natin with social distancing and with masks, of course. Yes, of course. Pero curious lang ako, yung training, may training din kayo dito sa Mr. and Miss Chinatown. Ano to, everyday? Like may Zoom meeting kayo? No, actually, ano lang, kasi first pageant ko eh. So, parang paghapon, Chinatown time yung tawag ko doon. So, mag-aral ako or parang just to get my creative juices flowing para dun sa next challenges. Nag-iisip ako ano bang gagawin ko next. Ganun. Yun lang. Wala kaming, may meetings kami, may seminars, pero yung on-site training, on-ground training, wala kaming ganun. Bahay niyo ba yung nasa likod mo? Bahay? Ganda, di ba? Hindi ko bahay. Pansin ko din eh. Grabe, kala ko ba? Hindi, nasan ba ako ngayon? Yeah, parang nag-mini-vacation ako. Kailangan din natin yan minsan. Siyempre, kailangan magpahinga kasi paano naman yung mental health mo, di ba? Kung puro trabaho ka nalang. Yes, totoo. How about si Cassandra naman? Actually, same rin with Camille tapos si Kevin. Nag-adjust naman ako ng slight. Medyo nahirapan nga ako nung first 3 months. Pero na yun, okay na. Kasi nagtuturo kasi ako online. So, I get to see my students every day. Nag-online teaching. So, yun. Sobrang happy naman ako sa kids ko. Wow! Sobrang sweet sa students, no? Kasi yung mga teacher usually, di ba? Ako, huwag na natin gagalitin. Baka pag nagalit si Ma'am Cassandra. Sandra, iba na yung Sobrang cute sila. Diva sila sa school. Sino yung kasama niyo ngayon dyan sa likod niyo? Ay, wala naman po. At may si Kuya Nico.